Okay, magandang araw po sa ating lahat, especially to my dear fellow teachers, of course, to our students. Ang ngayong video po natin ay tuturuan po kayo kung paano gumawa ng portfolio cover or project cover or report cover using Canva. Ayan, kung makikita nyo po, ayan po yung home ng aking Canva account using my DepEd email. As you can see, meron po ditong nakalagay na your designs. It means ito yung mga previous designs na ginawa ko using Canva. But for today's video, gagawa po tayo ng cover ng ating portfolio, or you can use it also in your book reports cover or any project cover. Okay, let's go to template. Ayan. As you can see, merong social media, personal, business, marketing, education, and trending. And then, andyan po yung invitations, resumes, cards, logos, flyers, brochures, infographics, and so on. Napakarami po. Okay, but for today's video, ang gagamitin po natin sa ating cover or portfolio cover, let's try using poster. Pero pwede rin po kayong gumamit ng iba pa po dyan. Napakarami pong free templates na pwede natin gamitin para makapag-edit tayo ng sarili nating portfolio cover. And also, meron po ditong create a blank poster. Ayan, ibig sabihin niyan, kayo po mismo yung isa-isa na maglalagay ng mga disenyo nyo sa inyong gagawing poster or cover. Okay, pero pipili tayo ng gagamitin natin. May choices po dyan na, for example, cover for coronavirus, lost dog, event, advertising, school. So, I am going to use school. Ayan, kaya clinic ko yung school. Ayan po, ang makikita nyong choices ng templates na applicable sa mga bata or sa atin as a teachers. Ayan po, napakarami po yan. Kayo po ang bahala kung alin po dyan yung gusto nyong gamitin. Kung gusto nyo yung simple lang. At saka wag po kayong mag-alala. Kung mapapansin nyo masyado siyang colorful, later on, pwede nyo pong bawasan or gawing lighter yung color ng mga yan. Pwede nyo pong i-edit ng mga yan. Okay, ito po yung pipiliin kong design. Ayan. And then, ito po yung mag-appear once you click the template na napili nyo. Ayan. And click customize this template. So, ayan, makikita nyo na yung ating piniling template. Okay, as you can see, ayan yung color niya. Pwede ko pong palitan yan sa preferred kong color. Okay, like for example, gusto kong palitan yung color, click ko lang ito and then makikita nyo, ayun. Yan po yung para sa background color and then pipili lang po tayo. Pwede mo siyang gawing mas lighter. Ayan, o yan. Or ibang color. Depende po sa inyo. Ayan po. Okay. Pero ang gagamitin ko, ayun na, pink siya. Ayan. Gagawin ko lang siyang mas lighter. Merong nakalagay dito na parang text box. Ayan, kung hindi nyo naman siya gagamitin, pwede nyo siyang delete. And then later on, pwede naman tayo maglagay dyan ng para sa text. Ito kung hindi nyo naman gagamitin, delete nyo lang. Ito rin po, pwede rin nyo po ito palitan ng color. Ayan. It is up to you po kung ano yung color yung gusto nyo gamitin. And then pwede nyo rin po siyang galawin. Ayan. Kung saan nyo siya pwede o gustong ilagay. Pwede po kayo pumunta sa elements. Ayan po. Punta po tayo sa elements. And then, pwede po tayong mag-search ng gusto nating gamitin. Books. Ayan. Makikita nyo na. Books. Free lang po iyan. For example, ito yung aking pipiliin. And then, wait nyo lang na mag-appear siya dyan once na click nyo na siya dun sa elements. And then, bukod sa books, like for example, ano pa ba yung pwede natin ilagay? Like for example, bags. Ayan. Ayan, kung makikita nyo, lumabas na dun yung kanina na template ng books na aking clinic. Pwede nyo siyang liitan or lakihan. Depende kung anong laki ang gusto nyo. And then, ito pwede nyo siyang bawasan yung opacity niya. Lalo na kung gagamitin nyo siya as background. Okay? Pero kung hindi naman, okay na yan. Ayan, lalagay ko lang dyan yung book. And then, bag.
Okay, ito pwede po bang palitan ng color? Yes, you can change the color of that. Okay, and then gusto natin maglagay ng bukod sa plain background lang ito, gusto natin maglagay lang, for example, no, background ng school natin, pwede po yun. Let's go to uploads, and then upload media tayo. And then device, kasi nakasave siya sa device ko. And then pipili ako ng picture, like for example, nung sa school. Ayan, eto. Click ko to, and then open, then wait ko lang po siya na mag-loading po dyan. Ayan, gusto ko ganyan lang yung sakop niya. And then, paano po yun natakpan yung inyong ibang elements? Click po natin siya and then send backward or send to back. Ayan na. Send to back siya or send backward. Pwede po yun. And then, bawasan natin yung opacity niya. Click nyo lang po ito and then bawasan natin yung opacity niya. Ayun po. So, it is up to you po kung hanggang saan lang yung opacity niya. And then, gusto nyo siya na parang nakalagay sa shapes. Like for example, bilog, square, rectangle, or ano-ano pang sizes or shapes. Pwede po yun. Punta po tayo sa elements. Click po natin yung frame. Ayan, makikita nyo yung mga sample frames po dyan for free. E gusto mo ilagay siya, like for example, sa bilog or parang sa something na ganito. Pwede naman. Okay. So, ang gagamitin ko ay ito. Antayin lang natin siya na mag-appear sa inyo. Antayin lang natin siya mag-appear. Ayan na po siya. So, paano ito gamitin? Napakadali lang. Click natin yung picture kanina and then i-drag natin siya papunta sa frame na yan. Ayun. Ayun na po siya. So, kung makikita nyo, ayan. Sinundan niya yung design. Ayan po siya. And then, send to back po siya ulit. And then, bawasan po yung kanyang opacity. Ayan. Para sa inyong headings, okay, like for example, ang gagamitin ko, yung simple lang. Ito. Ayan na po siya. Loads and then up to you kung maglalagay po kayo ng inyong picture. Okay po. So, ito, paano po natin gagawin yun? Di, punta po tayo dun sa ating elements. Ayan, di ba? Kanina, sinerge na natin yung frames. Okay? So, gagamitin natin bilog. Ayan. Click lang natin yan. Tapos, liliitan natin siya. Huwag po kayong mag-alala kung yan man po ay natatabunan. Meron po dito sa kanan kapag clinic po natin yung ating mouse. Ayan, bring forward or bring to front. Pwede po yan. Ayan, dito natin ilalagay yung ating mukha. E di mag-upload lang po tayo. Punta po tayo sa uploads. And then, pipili po tayo ng ating picture. Ay, wala akong picture dito. So, upload media, device. And then, pictures. Po, and then open. Antayin ko lang po naman. Tapos siya mag-upload. And then click natin siya. And then, kagaya ng ginawa kanina, drag natin siya sa ating frame. Ayan. Click ko lang yung aking picture and then drag ko siya sa aking frame. Ayan na po siya. Diba po? Napakadali lang. Kung gusto naman po natin, parang medyo na boboring tayo sa color na ating pinili, pwede po natin yung balitan. For example, yellow. Ayan po, or lighter.
And then, paano po natin ito mada-download? Napakadali. Makikita niyo po rin sa taas, download. Okay po. So, click natin yung download. Ayan. May nakasuggest na po dyan na pwede nating file type ng ating ginawa. Pwedeng PNG, JPEG, PDF, PDF print, SVG. We can also download MP4 and GIF. Pwede po yun. Pero pipiliin ko po is PNG, high quality image. Ayan po. And then, like for example, ito ay marami tayong ginawang ganito na iba't ibang color. Duplicate lang po natin yan. Ayan, duplicate. Tapos ito po, palitan po natin ng color. Balik po tayo doon, dito po sa color. Then, ayan. Tapos duplicate po ulit siya. Tapos ito namang dinuplicate ko, palitan ko rin siya ng color. Gawin ko siyang, like for example, this one. Tapos mag-duplicate ulit ako. Tapos palitan ko naman siya ng color. Like for example, this one. Ayan. So, meron na tayong napakaraming color. Duplicate ulit ako. Gusto ko naman something green. Ayan. So, ayan po siya. So, meron na tayong in total page 1 to 5. Meron tayong 5 pages po na ating cover sa ating portfolio. Ayan. So, i-download na po natin siya. Click download. And then, ayan. Select pages. Kayo po ang bahala kung ano lang po yung page na gusto nyong i-download or you can download all. Click nyo lang po yung all pages 1 to 5. Pero kung isa lang yung gusto nyong i-download, edi click nyo lang, like for example ako, page 1 lang, edi done. Yan na po yan, then download. And then, antayin lang po natin siya na matapos mag-download. Ayan, makikita nyo, andun po sa baba, nagda-download na po siya. And then, click ko lang po to, open when done. Para makita natin yung ating natapos na cover. Ayan na po siya. So, meron na po tayong portfolio cover. Napakadali po. Okay po. So, balik po tayo doon. Ang kagandahan po nito, lahat po ng ating ginawa ay automatically save po dyan. So, kapag nag-sign up ulit po tayo, di ba? Ito yung lalabas, yung ating home. Makikita nyo po dyan, ayan. Your designs. Ayan na po yung ating ginawa. Kung ano po yung last natin na edit dyan, yun pa rin po yung ating makikita. So, napaka-convenient niya, di ba po? Kasi kahit cellphone lang ang gamitin mo, or tablet, or laptop, or desktop, pwede mo pa rin ma-open yung iyong mga previous designs. Lalo na kung emergency na kailangan, uy, i-send mo nga, i-share mo nga ito. Walang problema, kahit cellphone lang po ang gamitin, ayan, pwede po natin siyang i-share. Sana po may natutunan po kayo sa aking video na ito. Hanggang sa muli po!